Siniligawan ko siya para sa negosyo. Okay, sir. Gagawin ko ang kailangan gawin. Clarissa Ragosa will be an easy target. Napali mo yung gawa ng sunog. Apparently, mga nakalabas sa negosyo ng Y Incorporated. Hey, kailangan ko makausap ang mga Y. Alam ko kung sino gumawa ng sunog kagabi. Vampira. Mga vampira, tito. Sila yung sumugod sa atin kagabi. Kalokohan. Matagal nang walang vampira dito sa bansa. Lucille, ano itong nangyayari? Natatawag lang ng anak ko. Pinahuli mo daw si Leah. Tinatanong lang si Albert kay Leah. Parte yon ng investigasyon niya sa nangyaring sunog. Kaya araw-araw ko rin pahihirapan si Leah. Hanggang mamatay na ang kaluluwa niya at puso niya. Yan ang ginawa sa akin ng kanyang ina. At yan din ang gagawin ko. Anong gagawin natin, Sir Abraham? Paano kung hindi nila pakakawalan si Leah? Hihingi ako ng tulong sa ibang mga waya para kumbinsin si Lucille na pakawalan siya. Ngayon, kapag hindi... Max! Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi ka ba nila sinaktan? Ayoko kayo mag-alala. Hindi mo nila ako sinaktan. Mabuti na lang. Leah, ilayo mo na muna ang iyong sarili sa kaso nito. At saka, tigilan mo na muna yung pagsasalita mo tungkol sa mga vampira. At utak na loob, huwag mo nang subukang muling buksan ang kahadiyero sa opisina ni Madam Lucille. Seryoso ba to, Mads? Eh, di ko mahuli ka. Di lalong nagwala yun sa'yo. Gusto pa naman manamay kung saan nila tinago si Kuya Julio eh. Leah, makinig ka sa akin. Mangako ka sa akin na hindi ka na muna makikialam. Ako na muna mag-iimbestiga tungkol dito. Ako ang magkakalap ng ebidensya na susuporta sa nakita mo. Mads, ibang usapan na to. Buhay mo na yung nakataya. Mangako ka na. Kikiusap ako. Sige ho. Hindi na ako mangingialam. Pangako ko yan. Diyos. Mads, tama lang naman na pagbawalan ako ng daddy mo na mag-imbestiga dun sa mga vampira. Eh, ano nung magagawa ko pag nahanap ko sila, diba? Inakita nga lang ako ng kaisa-isang vampira dun sa lugar na yun. Nanginig na ako sa tako. Ito, yung mga magulang ko magigiting na bayani samantalang ako sa nilaktawan na lobo. Isang taong lobo na wala man lang kapangyarihan, kakayahan na binigay sa kanya ng lahi niya. Kasing hina, kasing duwag ng napakaduwag na tao. Mads, kung mahina at duwag ka, sabi mo nga sa akin, paano mo maliligtas si Mateo sa sunog? Alam mo, Mads, hindi ko talaga alam kung paano ko nagawa yun. Basta, nakita ko na lang siya doon, tapos alam ko na kailangan ko siyang iligtas, kaya niligtas ko siya. Robert. Ay, bakit po, sir? Nakakilala ka na ba ng babae na may kakaibang epekto sa'yo? May ilan na rin, sir. Kaya nga lagi akong napapahamak eh. Nung hinawakan mo yung kamay nila, nakakita ka ng buwan at kung ano pa. Ibang lasing tama na yan, sir. Sige po, sir. Sino ba pinag-uusapan natin? May-ari ba ng maskarang hawak mo sa ospital? Huwag mo sabihin sa aking nabibiktima ka na. Nabibiktima na ka na. Eh, hanggang sa huli, hindi talaga binitawan yung kamay ko eh. Kaya nung pangako niya. Mads, hindi talaga ako sanay kasi maliban sa'yo, sa daddy mo, kay Nanay Tabs, hindi talaga ako sanay makatanggap ng ganong klaseng kabaitan mo na sa ibang tao. Oh, Mads. Alam mo, feeling ko, ito na yung love life na matagal mo nang hinihintay. Parang sa mommy at daddy mo. Ano ka ba? Hindi naman nag-iisip ng ganong klaseng love life na, ano? Ano ka ba? Malay mo lang. Bakit kailang bowling makikita ulit si Mateo? Sa takbo ng kamalasan ng buhay ko ngayon? Alamang, hindi na. Nabibiktima ka na ng pagmamahal. Kaya ako ang tatanong ng si Thomas eh, para makaiwas ako. Anyway, tol. Niligawan ko si Clarice.
Si Clarice Zaragoza ang may-ari ng maskara. Niligawan ko siya para makapasok ang Simon Land Holdings sa Waya Incorporated. Now, tell me, yun ba yung sinasabi mong nabibiktima ng pagmamahal? Utos ba to ni Simon? Kung may kagawin? Lucas, it's just business. It's crossing the line. Magsisinungaling ka sa isang babae. Maglalaro ang mga nararamdaman niya. Wala namang pinagkaya ba ito sa ginagawa kong pambabae? Hindi ako nangangako ng mga bagay na hindi ko may bibigay. Mula simula, nililinaw ko, ayoko ng matagalan, ayoko ng commitment. Pero ikaw, sasadyain mo magsinungaling. Paniniwalain mo yung babae na interesado ka sa kanya para lang makakuha ng pabor sa negosyo. Look, Mateo. Alam kong malaki ang utang na loob mo sa tatay ko. Okay, pero... Hindi mo kailangan umuwi sa lahat ng gusto mo. So, is it true? Ikaw ang nagsunog sa party ko? You do know na pumatay ka ng anim na taong lobo? Guys, tulad ng sinabi ko sa mami mo, hindi ako yung may gawa nun. Ngayon kung ayaw maniwala, ba't di mo ko tanggalin sa trabaho? Bigyan ka ng pagkakataon na makalayo at makatakas. Not a chance, Leah. Hindi ko tatanggalin ang mga mata ko sa'yo. Deliver mo to. Sulat dyan ang address. Sige, papahati ko nang sa messenger. Hindi. Ang gusto ko, ikaw mismo ang magbigay niyan. Kapag ang assistant ko ang mismong pinapunta ko, mas magiging special and personal ang regalo ko. Simon Land Holdings? Hanapin mo ang office ni Mateo Rodriguez. Dapat, ikaw mismo ang magbibigay ng regalo ko. Ngayon ah. Yes, dear. May personal delivery lang ako kay Mr. Mateo Rodriguez. Oh, I'm sorry. May meeting ngayon si Mr. Mateo. Iwan mo na lang sa akin. Ako na lang magbibigay. Ay, sorry. Binigay sa akin ako dapat yung mismo magbigay sa kanya. Okay. Mag-aanti na lang ako dito, ha? Sure. Ang maganda yung regalo mo. Napagalitan ka na naman. Demonyo talaga ang boss mo! Sorry, mukhang mainit yata ang ulo ni Sir Mateo. Palagay ko ako na lang ang paabutin mo niya ng regalo mo. Hindi, ako na. Nasaan niya hinihingi ko? Oh, sir, it's here. Mateo. Diyos ko, nasa... Ang ginagawa mo dito? May kailangan sa kong iabot sa'yo eh. Look, Ms. Executive Assistant. Napasalamatan natin ang isa't isa dun sa nangyari sa sunog. Yun na yun. Tapos na. I don't want you getting any ideas na meron yung ibang ibig sabihin because wala. At gusto ko ngayon pa lang maging klaro yun sa'yo. Because you know what? I don't have time for this.
Pero kung pera ang kailangan mo bilang pabuya para sa ginawa mong magtulong sa akin, you can talk to my secretary, Dara. At sabihin mo sa kanya kung magkano kailangan mo. At siya nang bahala sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka lang bastos, wala ka pang utang na loob. And for information, Mr. Rodriguez, hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako dahil sa pinagbibigay ng boss ko na regalo. Itapon mo. Sir, na-TKO kayo doon na wala kayong nasabi, wala kayong nagawa. Bibihira mong yari yan. Asan yung hinihingi ko? Ito po. Nandiyan po lahat ng information na gusto niyong malaman. Ang favorite na pagkain, chocolates, flowers, damit at sapatos ni Miss Clarice Zaragoza. Sino bang kaaway mo at pinagdidiskita mo tong sapatos mo? Mario Rodriguez. Bakit? Ano ginawa niya? Nang bastos, nang buwis at nabuhay! Sorry. Piling mo siguro ang siraan na ako ng bait mo. Pero... kaya mo? Mauna na ako kasi baka hinahanap na kasi ako ng boss ko eh. Salamat ulit dito ah. Di mo man lang sasabihin sa akin pangalan mo? Ay! Pagkatapos kita tulungan. Lia! Pasensya na ulit, ha? Tol! Hoy! May chick sa labas. Galit na galit sa'yo. Anong ginawa mo dun? Wala, sinabihan ko hindi ako interesado. Eh, sa mga murang narinig ko, hindi rin naman siya interesado. I'll see you later. Oh, ang lakad mo! Manliligaw. Sigurado ko ba talagang gagawin mo to? Lupas. Alam mo, naunahan na ako ng daddy mo. I'm sure may isip ko rin to. So, anong pinagkaiba nun? Diba? And ano bang masama? Pare, I'll make sure Clarice Zaragoza will have a good time. I'll keep things casual. And alam mo, sigurado ako, hindi naman siya yung tipo na naghahanap ng anything permanent at this moment. And mukha siyang matalinong babae. And most probably, pareho kami. Hindi naniniwala sa long and lasting love. Sana nga ganun. I still think it's a bad idea. Later. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ko naisip na mabait na gentleman yung lalaki yan. Ganyan pare-pareho lang silang lahat, no? Bad mood. Dapat nakita mo, paano niya piniiyak ang isang empleyado niya? Kung sino man yung nakilala ko ng gabi na sunog, hindi siya yun. Or, baka yung epekto sa kanya ng paglanghap ng usok, bumabait!
Teka lang, Mercer. Tawagan kita ulit. I'm here to... Nandito ka para mag-sorry. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kasi kahit gaano pa kaganda at kalaki ang bulaklak na mo na ibibigay mo sa akin, hindi ko matatanggap yan dahil sa pagpabastos na ginawa mo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Mr. Rodriguez, alis ka na bago pa ako tumawag ng security para paalisin ka. Tapos ka na, Miss EA. Hindi para sa'yo itong mga bulaklak na to. I hope you'll forgive her, Mr. Rodriguez. Mukhang pinalaki ng bastos si Ms. Ortega ng kanyang ina. Mag-apologize ka kay Mateo, Leah. Now! I'm sorry, Mr. Rodriguez. Pasensya ka na, Mateo, ha? You know what? Let's just go into my office. My mom will join us. Ma'am, after you. Go ahead. I'll follow. Coffee. That's the least that you can do pagkatapos mong bastusin ang bisita ng anak ko. Idiota. My daughter cannot stop talking about you. Hindi ko naman siya masisisi. Munti ka na mapahamak dahil sa nangyari. And I heard na natrap ka at hindi ka nakalabas kagad. How did you manage to get out safely? Nahanap po ako ng bumbero. Just in time. Mabuti na lang kasi kung hindi, wala ka ngayon sa harap ko. Patabang, ulitin mo. So, what do you do for Simon Land Holdings, Mr. Rodriguez? Oh, ma'am. Ako po ang head ng acquisitions department. I've heard that company is getting bigger and stronger each year. Ginagawa po namin lahat para mapalaki palalo ang kumpanya namin. Mami, baka naman nagkamali tayo sa pag-turn down agad ng proposal nila for a merger with Hawaii Incorporated. Kahit ba naman pagtimpla ng kape, eh hindi mo pa rin maitama, Miss Ortega. Don't bother. Malis ka na lang sa harap ko. Naniniwala ka ba na yung mga taong umamin ang totoo may kagagawan sa nasunog na nangyari? O di kaya na may kinalaman si Leah doon? Kilala natin ang batang yan. Sa kabila ng bintang sa ina niya. Mabait yan at sumusunod sa ating mga batas. Anong gusto mong gawin natin? Wala akong tiwala sa investigasyon na patatakbuhin ni na Lucille at Albert. Gusto kong gumawa ng sarili nating investigasyon sa nangyari. Kung malaman to ni Lucille. Sisiguraduhin natin na hindi niya malalaman. Tutulungan mo ba ako? Akala ko matuturuan ka na ng leksyon sa isang gabing pagkakakulong. Pero judging sa inasta mo kanina, mukhang nagkamali ako. Ano pa ba ang dapat kong gawin para maintindihan mo ng tuluyan? Nalangaw ka sa mundo ko, Leah. Ang nanay Tabitha mo na ba ang kailangan ko ipakulong? Wala namang kasalanan si Nanay Tabs. Bakit niyo siya ipapakulong? Kaya kong gawin ang kahit na ano sa kahit na sino. So if I were you, mag-isip ka muna bago ka gumalaw o magsalita ng laban sa akin. Huwag mong kakalimutan, hindi pa tapos ang imbestigasyon.
pwedeng-pwede pa rin kitang ipakulong. I really can't wait for tomorrow. Oo nga pala. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung nagustuhan mo yung regalo ko. Nakuha mo ba ng maayos yung pinadala ko kay Leah? Nakuha ko. And I liked it. Good. Salamat, salamat. Hello, good. Sige ba? Sabihin. Mas nabis, telepon na po ang mami niyo. Excuse me, you just have to get this. Okay lang? Go. Transfer mo. Hello, okay. Ms. Rodriguez? Salamat ah. Yung tukos sa regalo. Yung hindi mo pagsabi kay Clarice. Nabasag ko ba? Matapang ka lang pagka ako kaharap mo eh. Pero sa harap ng mga boss mo, tumitiklop ka rin. Ms. Rodriguez, hindi ko kailangan ng awa mo ah. Sinasabi siya na awa ko sa'yo. Pinili mo yan. Kung tatuhin kang parang basahan, na tinatapak-tapakan lang at tinatanggap mo, kasalanan mo yan. Alam mo yung mga katulad mo nagpapakatanga? Hindi kayo kinakaawaan. Wala akong karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko.